mahirap tanggapin sa atin kapag tayo'y pinunan ng kapwa natin sa masama nating ugali. Nagiging defensive tayo. Nagiging defensive tayo, bakit? Kasi bilang lingkod ng Panginoon, ayaw na natin magkaroon ng ganung ugali. But we have to accept the reality, kapatid. Lahat tayo may kailangan ayusin ng Panginoon. Amen po ba? Ang mga kaibigan natin minsan, ginagamit din sila ng Panginoon para maipakita sa atin yung mga bagay na dapat natin ayusin na dito. Let us be thankful for those people. Amen po ba? Sabi sa Psalms chapter 139, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life." So sabi ni Haring David, ano po? Point out anything in me that offends you. Lord, ipakita mo sa akin, ano? Revealing me, Lord, kundi yung mga bagay na nasa sa akin na hindi kaaya-aya sa iyo, that offends you, na nakakasakit sa iyo. At sabi nga niya, and lead me along the path of everlasting life. So maging si Haring David, tumingin ang tulong kay Yahweh. Yahweh, tulungan mo ako na maging mas karapat dapat para sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Pati sabi nga sa Romans, lahat tayo ay nagkasala. Walang matuwid sa harapan ng Panginoon. Kung sasabihin mong mula pagkabata, wala kang kasalanan, then you have the sin of pride. Hello? Nakakasalan tayo? So ito yung una. Ano po? At ang pangalawa, para tayo po ay magkaroon, ma-develop sa atin yung pagkakaroon ng Christian character, face the obstacles that cause you to make excuses or justify your lack of change. So po, harapin mo yung mga nagiging obstacles, yung mga nagiging hadlang sa iyong sarili para mabago, ano po, magkaroon ng pagbabago sa iyong sarili. Kasi ito yung nagiging dahilan natin minsan. Ito na kasi yung kinalakihan. I was raised by this way. Ito na yung nakamiss na nito. Ito na yung ugali ko mula nung bata pa ako. Hindi mo na akong kayang pag-uwi. Kapatid, hindi tao ang makapagpabago sa atin ng Diyos. Yes. Amen po ba? Amen. Sabi ni Brother Bo Sanchez, our duty is not to change people, not to transform people, but to love them. Tanging ang Diyos lang ang makapagpabago sa isang tao. Yes. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya naman. Kaya naman. Kapag minsan, napupunan kita, at pasensyahan mo. Concern lang ako sa iyo. Amen po ba? Ayan. So naman, mga kapatid mo, yung pagpunan natin is out of concern. Really out of concern. Kasi kapag out of concern yung mga kapatid, tutulungan kayo ng Panginoon para sa tao. Talagang mahal mong tao yung gusto mo siya patulungan kayo tuwing yung mga mali sa kanya, tutulungan kayo ng ating Panginoon. So, para naman sa akin, ano po, for ourselves, let us face the obstacles that cause us to make excuses. Ano po, or justify our lack of change. Minsan sa halip na i-acknowledge natin na meron tayong kailangan mag-uwi, gumagawa pa tayo ng excuses. Gina-justify natin yung mga mali natin na gagawa. Ulitin ko po mga kapatid, ang mali ay mali sa paningin ng Panginoon. Ang mali ay mali sa paningin ng Panginoon. It can never be right. Kahit anong gawin, kahit ano pang gawin natin, it can never be right. Pero sa biyaya ng ating pong Panginoon, yung mga mali na yun sa atin, kaya niyo mag-uwi. At mag-transform ito into a good Christian character. Amen po. So sabi sa Matthew chapter 17, he replied, "Because you have so little faith, surely I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." So yung sabihin, mga kapatid, katulad po nito, no? Kailangan natin talaga ng pananampalataya sa ating pong Panginoon. Para yung mga hindi karapat dapat para sa atin, mabago ng Panginoon. At magkaroon tayo ng katangian ng isang mabuting Kristiyano. So sometimes, ito pong mountain, ano, tinutukoy ng mga Bible scholars at mga komentarista na struggles, sometimes mga problems, and sometimes, yung mga mountain, yung mga bundok, yung mga harang sa ating sarili, yung ating bad attitude and character. Pero sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya, mga kapatid, kikilos ang banal na Espiritu at tutulungan tayo ng Panginoon. Amen po? Kasi nga, ang mga nakikipag-isa sa Panginoon ay isa ng bagong dinala. Pinabago ng Panginoon. Kung ano man yung mga hindi karapat-dapat, inaalis yun ng Panginoon. Amen? So, ito pong pangalawa. Face the obstacles. Sarapin natin. Amin natin sa sarili natin. Let's not make excuses.
Let us strive to enter the narrow gate. Pagsumikapan po natin. And then, pangatlo, yan. Instead of focusing on the character of others, focus more on your change. Sa halip na tayo po ay mag-focus sa character o sa katangian ng ating pong kapwa, sa mga mali ng ating pong kapwa, mas mag-focus tayo sa ating pong mga sarili. Sa ating pong mga character. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 3, why worry about a speck in your friend's eye when you have a log in your own? So bakit tayo minsan pumupuna sa mga buwing? Ano ng ating pong kapwa? Samantala meron tayong troso sa ating pong mga mata. Minsan masyado tayong nagugulagan sa ating pong mga sarili. Kaya pinupunan natin ang pinupunan ng ating mga kapwa. At alam niyo, sabi nga ng psychology, no? Yung mga tao madalas pumuna sa kanilang kapwa, sila yung mga tao mataas ang insecurity sa sarili. Yes. Kasi alam nila sa kanilang sarili na maraming mali, ang hindi nila maitama. So, para mapagtakpan yun, para masupress yun, kapansin mo ngayon yung iba. Hello. 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 Kasi yung natin bilang mga tao is to grow. At tayo pa yung mag-holistically. Sabihin po ninyo holistically. Holistically. So pag sabing holistically, kabuuan, lahat ng aspeto natin. So kapatid, hindi lang tayo sa physical na lumalaki at tumatanda. Hindi lang tayo sa physical na mamature. Ang ating isipan na mamature din. Ang ating spirito na mamature din. Ang ating emosyon dapat na mamature din. Hindi po tayo mga bata habang buhay na kapag meron kang hindi na gusto, meron kang gusto na hindi nakuha, nagwawala ka, lalabas ka ng tantrum. Ano kasi Jay? Ano kasi Pinyen? Mga bata lang po gumagawa. As we grow old, mga kapatid, we learn to tame and control our emotions. Amen po ba? Amen po ba? So, ang layunin natin is to grow holistically. Kabuhan. So, hindi ka lalago nang ayon sa nais ng ating Panginoon, kung ang palagi mong pupunahin, yung sa kapwa. There's a lot, ano po, maraming bagay sa ating pong mga sarili na kailangan nating ibabago sa Panginoon. Ito yung unti-unti nating Panginoon. So, naalala po natin, ano, nung may dinala sa Panginoon na babae na huli sa pangalan niya. Ano po, sabi ng mga tao, mga matatanda ng bayan, na dapat kayo sa kanya ibabatuhin hanggang sa mamatay. So, tinanong nila ang Panginoon, ano ba ang masasabi ninyo? Ano ba ang masasabi ninyo, Rabbi? Pero walang ginawa ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo walang kasalanan, siyang maunang bumato. Uti-uti silang nalalisan. Bakit? Kasi alam nila sa kanilang sarili, pero meron silang kasalanan. Sometimes, with your brothers and sisters, it takes courage ng lakas ng loob at ng tapang para aminin mo sa iyong sarili na ikaw din ay may hello. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Gising pa ba yan? Gising pa naman. May pikit-pikit na yung iba yun. So, konti na lang po ito, malaman na tayo matapos. So, patulad ito, yung babae na huli sa pagiging abid, mga kapatid, ano, tatandaan natin palagi, we are in this situation. It's either tayo yung mga umuusig, tayo yung inuusig. Kung tayo po yung inuusig, ipinapakita sa atin ng Panginoon that God is giving us another chance. Na ipinapakita ng Panginoon na sa halip na husgahan tayo ng Panginoon, bibiliin ang mas maharin tayo. Kasi ang bawat isa may pagkakataong magbago. And on the other side, kung tayo naman yung madalas umusig, palagi natin tatandaan, wala tayong karapatang umusig ng ating kapwa. Ang Panginoon lang. Amen po ba? Amen. Panginoon lang. And then, yan. So next po, pag ilang pointer na tayo, pangatlo. Ayan, pangatlo. Pangatlong pointer po natin, hindi pang-apat. Pang-apat po na pointer natin. Ayan. So, take your thoughts captive. Ibig sabihin, control your thoughts. Ano po? Yung mga isipin mo, yung mga isipin po natin dapat, napaginilayan din po natin yan. Ano po? So, sabi nga sa 2 Corinthians, take captive every thought to make it obedient to Christ. Dapat lahat ng iisipin po natin, mga kapatid, ano, ay para lamang sa Panginoon at nakalulugod sa ating Panginoon. Kasi, bago mabuo ang isang kasalanan, nag-start ito sa conception din, sa ating pong mga isipan. Amen po ba? Although sa pag-iisip pa lang na masama, talaga nagkakasala ka na, pero kapag ginawa mo ito, mas matindi ang pagkakasala. Tulad na lamang yan, kapag minsan tayo po ay nagigipit at sa bahay ng amo natin may mga nakalamang na pera, nandun yung temptation. Nandun talaga ang temptation, dahil na kapag malindihan yung pangangailangan.
nandun ang temptation. Kasi nga alam ni Satanas kung saan tayo mahihinay. Yan talaga ipapakita ni Satanas yung mga bagay na ibibigay niya sa atin para tayo magkasal. No? So, sa pag-iisip pa lang, ano kaya gawin ko para makukuha ito? Pero kung meron kakatangian ng isang ikon ng ating Panginoon, alam mo sa iyong sarili na ang hindi sa'yo, hindi mo dapat. So doon pa lang, pipigilan mo lang sa iyo. Take captives of our thoughts. Ano po? So, sa Tagalog po, sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, ginabi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So, ibig sabihin, hindi lang pala yung puso natin ang dapat po natin linisin na pasunurin sa Panginoon, hindi yung ating mga isipan. So, tawagin mo natin itong brainwash, pero brainwash para sa Panginoon. Linisin natin ang ating mga isip para sa ating Panginoon. And then lastly, para ma-achieve natin, ano po, na magkaroon tayo ng mga Christian characters, mga katangian na nakadulugod sa Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, be persistent. So pag sinabi natin persistent, nagpapatuloy. Pag sinabi natin persistent kahit mahirap, nagtutuloy-tuloy. Pag sinabi natin persistent, kahit na may mga challenges, in-overcome yung mga obstacles and challenges na yun para makapagpatuloy. So sabi nga ng St. Padre Pio, ano po, God will not allow you to be lost if you persist in your determination not to lose. So ibig sabihin kapatid, may bahagi pa rin tayo sa ating mga sarili. Para ma-build yung Christian character na gusto ng Panginoon, may bahagi tayong dapat gawalan. May bahagi tayo sa ating pong mga sarili na dapat po nating gawin. Kasi hindi hahayaan ng Panginoon ano po, na mawalay tayo. Ayaw ng Panginoon yan nagawin at mangyari po sa bawat isang po sa atin. And so, tayo rin, ano po, on our own, if we persist in our determination, na to do so. Piliin din natin mga kapatid na huwag mawalay sa ating Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, no, meron akong kausap na isang kabataan. Sabi ko sa kanya, para mas madali mong mapag-aralan at tanggapin from your heart ang mga itinuturo sa ating ilang simbahay. Kasi marami siyang questions. Sabi ko sa kanya, magkaroon ka ng devotion kay Mother Mary. Magkaroon ka ng devotion kay Mother Mary. Kasi mas ilalapit ka ng ilang Maria sa ating Panginoon Jesus. Doon mo maunawaan ano ang laman ng ating pananampalataya. Kasi nga kung ang ating Panginoong Jesus dumating sa mundong ito, hindi magical, kundi dumaan siya sa isang tao, sa isang babae. Tayo rin bilang mga tao, sa ating pananalangin sa Panginoon, we can ask ano po, for prayer intercession sa ating Inang Maria. Para mas maunawaan natin ano po, ang laman ng ating pananampalataya, mas madali tayong ma-develop sa ating mga sarili yung katangian nais ma-develop ng ating Panginoon. Dahil katulad ng Inang Maria, naging submissive siya sa kalooban ng Diyos. Naging obedient siya sa kalooban ng ating Panginoon. Nung sinabi ng Inang Maria na be done unto me according to your word. Ibig sabihin, surrender ng Inang Maria ang kanyang sarili. Ganon din tayo mga kapatid. Not unless we surrender ourselves sa ating Panginoon, hindi tayo talaga magbabalik. Amen po.